tao malaman kung ba't tinawag tong kumpay. Inaasahan nyo ba na ganun kadaming tao ang pumupunta dito? So ito na yung controversial na ano, ito yung controversial na 10 pesos. Nandito tayo ngayon sa isa sa pinakasikat na tambayan ng pamilya, tambayan ng mga kaibigan, at magjowa, of course. Ang sikat dito sa Barangay Kanila, Biliran-Biliran, no other than Kumpay! And together with me this afternoon, ang isa sa pinaka-active, no, masasabi nating active na iski, chairman sa munisipyo ng Biliran. Gwapo daw siya, matipuno. Huy daw! At chicks boy? Ay, hindi totoo yun. Ladies and gentlemen, let us all welcome Mr. Prince Carl Falconet. Hello, hello sa itong mga taga-subaybay ng Leonard Talks. I hope everybody's doing well. So, hello, Nard. Magandang hapon. Hi, thank you for giving us the time na makapanayam ka, and I know you're busy with your school and of course dito sa kanila. But before that, you're a member of the We Create Photography. Shout out sa yes, We Create ako. Photography. Mm-hmm. Sila po ang reason behind kung bakit nagkaroon tayo ngayon ng magandang video. Apo. No, kahit saan may angle. Oh, 'di ba? Parang totoong ano eh. Parang totoong ano talaga. Oo, parang si Boy Abunda. Parang si Boy Abunda. Actually kasi Prince, ito yung Leonard Talks talaga. Ito yung gusto ko talaga. Oh, it's all about interviews. Yeah, kaya nga talks eh. Kasi gusto ko makapanayam yung mga nagbigay ng karangalan sa probinsya, mga nag-i-excel ng mga students at politicians, etc. Kaso nga lang wala pa akong gamit that time kasi kung kailangan mo ng studio dapat talaga, 'di ba? Oh, full pack yung studio. Full pack. Full pack ang talaga. So kasi wala akong gamit and it's an honor for me na kakilala ko kayo, close ko kayo. Yung the honor is also ours. Yeah, We Create Photography. I told them na mag-interview tayo sa Kumpay kasi di ba ito yung pinakasikat ngayon sa probinsya ng Pilipinas. Nasasabi ko talagang sikat to dahil ito yung pinupuntahan eh. Kahit nga, taga-Tacloban, taga-Samar. Oh, sure, actually, pumunta the dito. Other day, may mga taga-Samar na pumunta dito. Ooh. I think they're from Sulangan, Samar. Ang layo so, na na! Malayo. So I guess it's about 12 hours na biyahe from Sulangan papunta dito. Yung comment nila is maganda daw yung talaga yung place. At babalik-balikan daw talaga nila for and sure. And kasi, accessible kasi siya. But anyways, yeah, before tayo mag-usap ng kung gaano kaganda yung Kumpay, siguro, need ng mga tao malaman kung ba't tinawag tong Kumpay. Di ba kasi, yan yung inaano eh, kanila, tapos ba't tinawag siyang Kumpay? So kasi before, itong area na to, yung mga bulubundukin ba yung tawagin niya? Mm-hmm. So may yung mga separate... Burol, or baga. Burol, yung mga separate ng burol dito is mga kogon talaga yung nakatanim. Pero yung kugon na hindi nakakain ng baka. Meron kasing type na gano'n, yung parang nangangati yung mga baka. Pag kinakain nila yung gano'ng variety ng kugon. So, yung kugon grass. Yung kugon grass. So by order of Governor Haro at the time, yung ginawa niya, in-order niya yung kapitan dito na taniman ng kumpay. Yung kumpay naman is, it's a grass. Tapos yung grass na yun is dalawang uri siya. Meron yung tumataas, similar to a kogon grass. Then meron din siya yung parang, umano lang, parang... Tumutubo lang siya, ano? Kumukrawl lang siya sa land. Ah, so yung kumpay is grass. Grass. So dati kugon kasi yung nandito. Oo. Tapos in order na taniman ng kumpay. Taniman ng kumpay. Para makain ng mga baka. Kasi dati pasto to ng baka. Ah, okay. Oo. So mga ano dito. Kaya nga pa kasi hindi ko, yung mga tumutubo dito ng mga kugon, hindi siya nakakain ng mga hayop. So pinapalitan nila yun. Kasi ito talaga is... ano, pasto siya ng baka. Okay, so paano nagsimula ang kumpay? Paano naging known? Paano sumikat? How it started? Actually, before pa, marami na talaga yung nakakakita ng mga post na pumupunta dito sa kumpay. For example, yung isa namin ditong kagawad sa barangay, if you're familiar with Lars Falconet. Si Lars talaga is, mahili siya mag-picture-picture dito. Tapos pinopost niya sa social media niya. And then, maraming nakaka-discover. Isan yan? Sa may kanila ko na, sa may kumpay. And then, lately, nung nagkaroon na ng kalsada, by credits to the DPWH. So, nung nagkaroon na ng kalsada, Farm to Market Road. Access Road, Farm to Market Road, or And Access Road,
doon na talaga nagsimula nang mag-boom yung Kumpay kasi accessible na siya. Not like other camping sites here in the province, yung Kumpay is, it stands apart kasi accessible siya. Oo. So, yung tipong pagpara mo dyan, magpa-park ka, konting lakad na lang, nandito ka na. Mm-hmm. Compared sa ibang mga campsites na lalakarin mo pa. Mga isang oras Mga matatarik pa talaga yung lalakarin mo. Isang kilometro, dalawang kilometro, di ba? So, it really stands apart and it helps the community grow. Okay. Dahil sa mga future improvements. Isa dyan, yung nagpasikat sa Kumpay talaga, yung farm to market and access road. Yeah. And nakita ko din yung video ni Lawrence ata yun. Na parang, kasi yun lang ata yung nakita kong video na may kalsada na siya at nakatulong din ata yun sa na makita. May kalsada ganito pala na pala talaga. Doon. And also, si Kapitan Jonas Adolco ng I think ngayon mga nasa 100k views na yung video niya. Pero late lang yun. Nauna talaga yung kay Lawrence. Then si Victor Bracamonte, I think. He also posted a video about it. So marami talaga. So marami na. Oo. Dahil kasi, accessible na siya. Dahil accessible na siya. So marami ng mga vloggers na pumupunta. Even sila Gov pumunta dito. Oo. So marami ng tao na nakaka-discover unti-unti. Inaasahan niyo ba na ganun kadaming tao ang pumupunta dito? Actually, nung wala pa yung access road, marami na yung may gustong pumunta sa area. Yun nga lang, yung main problem niya is accessibility. So expected namin na dadami yung tao once meron ng access road. Pero hindi kami na-expect na ganun kadami. Kasi kung babasihan natin yung mga headcounts namin before, siguro yung mga headcounts namin is may umaabot ng 2,000 person yung bumivisit per dito. Per day? Yes. Friday afternoon, Saturday and Sunday. Doon talaga, So meron mga 1,000, 1,500 people, 1,400 people yung bumivisit sa place kasi accessible siya and then maganda yung ambience niya. Wow, grabe. So hindi kami nag-expect, akala namin mga 200, 300 person. So parang di talaga kayo nakapag-prepare. Kaya ang daming nagpo-post ng mga basura dahil hindi inaasahan ng barangay na ganun kadami. Yes. Tsaka yung basura, hindi naman yun mismanagement pa ng barangay. Kasi yung basura, walang pang intervention ng barangay noon. Pero along the way, kahit maraming tao, responsible naman yung iba. Lang din talaga. Meron talagang hindi. Oo. Pero anong ginawa ng barangay na mga ways, ordinances? Meron na ba kayong mga ordinance na ipinasa or kung paano protektahan yung area or ganun? Okay. So ito na yung controversial na ito yung controversial na 10 pesos. Yung maraming nagko-comment na, bakit may 10 pesos? Bakit may ganito? Tinatawag siya namin as welcome fee. Mm-mm. So, yung nangyari, maraming tao yung pumupunta dito, hindi namin nakokontrol yung tao. Oo. Hindi namin nakokontrol yung mga goods na dinadala dito. Mm-mm. Let alone yung mga basura na iniiwan ng mga tao. Mm-mm. So, yung barangay, nag-decide na mag-author ng mag-craft ng ordinance. Ordinance. Me being the author of the said ordinance. So ako yung dapat yung mag-offer ng ordinance. Mm-hmm. Now, nagpatawag ng consultative meeting yung legislators natin dito sa munisipyo ng Biliran. So, yung ginawa namin is, nag-consultative meeting kami, kasama yung council ng Barangay Pinangumhan. And napag-usap-usapan namin doon na yung ordinance daw, it will take 3 to 6 months bago siya ma-approve kasi maraming reviews yung dadaanan. Tapos hindi na kami makakapag-antay ng 3 to 6 months kasi hindi na nakokontrol yung tao. Correct, hindi na nakokontrol yung tao. So yung in-advisean kami nila, gumawa na lang ng isang resolution first. Kasi as what it's stated as barangay ordinance, stated naman na a resolution is effective provided that it is temporary in nature. So, as a temporary guidelines ng barangay, nagawa kami ng resolution. Ako din yung nagpasa ng mga dapat. Yung 10 pesos, actually idea ko yun na ganyan lang kaliit yung natin. Kasi yung ibang mga legislators natin sa barangay, gusto nila 20 pesos. Sabi ko naman, hindi naman papatok kung 20 pesos pa. Kasi yung target natin is yung mga student. Then yung may mga problem na gusto mag-unwind. So pupunta sila dito, tapos 20 pesos yung parang burden welcome na fee din, mo. Parang burden na din. Parang wala namang 20 pesos, hindi lang pumunta doon. Diba? So yung ginawa natin is binabaan natin ng 10 pesos, minainusin natin ng 10 pesos, resulting that yung naging naging welcome fee natin is 10 pesos na lang. Mm-hmm. So yung 10 pesos na din naman na yun, i-explain ko lang.
kasi konting controversial. Ang daming nagko-comment doon. Sa Biliran Island sa post mo. Daming nagrereklamo 10 pesos lang samantalang nakakabili nga ng Red Horse. Oo, 'di ba? 'Di ba? Tapos pag pumunta dito, panay ano ng gin, marami daw nagkakaya, 'di ba? Tapos magrereklamo sa 10 pesos. Oo. So yung 10 pesos na 'yan is ganito 'yan. 50% sa total collected amount per day, 50% is pupunta sa barangay fund for future beautification ng area. Then, another 20% of that is pupunta sa tanod incentive. Okay, sa magbabantay. Oo, sa magbabantay. Place. Then, meron din yung BHW incentive kasi umaano naman sila. Sumusuport naman sila sa mga programa natin, sa mga ini-implement natin ng mga batas dito sa ating barangay. So meron din silang 20%. Yung 10% is for the SK, excuse me. Kasi yung mga SK official, yung mga SK kagawad, exempting me ha, hindi na ako kasali sa incentive kasi meron naman akong honorary sa barangay. Mm. 'Di ba, this place is not a private land. This is public land. Yes, this is a private land. So paano hindi nanghihingi ng share? Dahil 'di ba meron na kayong tinatawag nating welcome fee. So baka sabihin ng mga lupa namin 'yan, but parang ganoon. Oo. So far sa mga lot owner dito, walang nagrereklamo. Bakit? Kasi yung ginawa ng barangay ganito. Yung initial agreement ng council tsaka yung mga lot owners is kami yung mag-aano ng welcome fee to maintain the area. Wala na kayong gagawin, kami na yung mag-maintain ng area. Kami na din yung mamaintain ng peace and order. Okay. So yun yung 10 pesos na kinokollect natin sa mga pumapasok dito. Mm-hmm. Yung good impact naman nun sa kanila kasi maraming visit sa place? Area nila kasi knowing na it is safe and clean. Mm-hmm. So mayroon silang chance na makapagnegosyo. Yes. Mayroon silang chance na makapag nagawin ito into a money-making property. Mm-hmm. Parang give and take. Give and take lang. Kami yung magpo-provide ng security at cleanliness ng area in exchange na para makapagnegosyo kayo diyan. Para maraming tao pupunta. Kasi walang pupunta dito kung makalat yung area. Oh, kasi kasi yung daanan that's a public property. Yeah, that's a public property. Oh, kasi yeah, so, parang give and take na give lang and din. Take lang. Parang na understand na lang din ng mga may-ari nung lupa na may public daanan na kung maraming taong pupunta doon makapagnegosyo kami. It's because of the government, so we should also help the government. Okay. So give and take lang. So yun yung kung makikita natin diyan sa may mayroon ng mga tindahan. Oo nga, may nakita nga ako, ang daming tindahan. May mga tindahan na diyan sa may baba. Dito sa baba may tindahan na, doon may tindahan na. So, doon din sa baba may tindahan na. Oo, then soon may mga cottages na mag-arise dito. Kasi yun talaga yung may mga mag-i-invest na. Oo, may mga mag-i-invest. Actually, yung mga lot owner, gusto nila mag-invest. Oo, gusto nila mag-invest ng mga ganyan. So, yung narinig ko kanina, actually, kala ko maaabutan mo sila para ma-interview mo rin sila kasi umuwi na sila. Ginagawa nilang tindahan nila kanina. Tapos yung CR, may mga CR na. May nakita na ako. Doon sa baba, CR doon is apat. Dalawa for male, dalawa for female. Dito din naman, dalawa. Isa for male, isa for female. So, hindi na problema yung CR, hindi na problema yung pagkain kasi may binibenta na dito. So, ayun. So, as what I've heard kanina, gusto lang nilang lagyan ng mga native na mga kiosk kubo-kubo. O mga kubo-kubo dyan sa may baba, and then paparent nila 50 pesos lang ata. Mm. So yung isang pagrent po is 50 pesos lang. Imagine kung gaano kamura yun, di ba? Tapos siguro ang kulang na lang talaga dito kuryente. Ayun, so ina-affix namin yan ngayon ng barangay captain natin na dumami na yung mga investors dito kasi mas marami yung investors, clean yung area, secure yung area. May chance na yung Beleco na mag-invest dito ng kuryente. So, by next day siguro, before yung barangay assembly namin sa Friday, yung fund na nalikom natin, kanina ata yun sa session namin, na pag-anahan namin na, para makita nung tao yung 10 pesos na binabayad nila, maglalagay tayo ng mga flaglets. Ah, oh, okay. Mga flaglets. Para naman mas aesthetic mas, yung place. Opo, and then, para hindi dry. And then, along the way, tataniman natin yan ng mga flowering plants. Mm-hmm. Diyan sa from the entrance up to here sa parking area. Tataniman natin yan ng mga plants na kaya-aya din namang tignan. Okay. And then, street lights. Kasi yun yung importante. Oh, yung importante street lights. Oo, kahit hindi pa siya dikit-dikit sa ngayon, kasi konti pa lang yung fund natin, at least meron. So, by the next few months siguro, maglalagay na naman tayo ng another. So, unti-unti, we're going to make Kumpay a better place for everybody. Pero siguro, maglagay din kayo ng mga basurahan.
Oo, actually, yan yung naka... Kasi yun yung isa kong nakita, ba't walang basuran dito? Oo, yung nagilinis ng area, dadalas dadali, nila ng sako, tapos dadalhin nila sa may baba. Sa may baba. So, yeah, isa din naman yan sa mga napag-usapan namin kanina, yung basurahan na lalagyan. And every puntod na pinupuntahan ng mga ano... Kasi medyo mahal din yung mga basurang mga malalaki. Mahal so, along the way, siguro dyan sa 50%. Dahan-dahan lang. Yung mga prime area lang muna, kagaya nito, prime area, madalas dito yung tao, marami yung tao dito. Tsaka dun sa isang area sa view deck natin. So doon lalagyan natin ng ano, lalagyan natin ng mga basurahan. Sila lang muna kasi mahal yung basurahan. Tsaka yung collection natin hindi pa naman ganoon kalaki. Tapos binibigyan pa natin ng incentive yung mga tanod natin kasi hindi din naman nila kaya na wala silang extra na ano. Oo nga kasi yung trabaho diba? Nila umaga tas gabi pa. Umaga sa barangay din gabi dito. So hindi din normal naman. Din naman. Tapos kukuha pa tayo ng expenses yung pangkape nila sa ano. Tsaka kung may police assistance desk na dito, lalagay pa tayo ng pang-coffee ng mga ano natin for police para accessibility. Hindi antukin. O para hindi antukin sa pagbabantay dito. Grabe naman kung hindi natin ano, hindi natin papakapihin man lang yung mga official natin. Oo nga. So, marami tayong natutunan ngayon. Ang daming napag-uusapan. But dumidilim na at di tayo nakapagdala ng mga lights. Oo, parang hindi inaasahan to. But anyways, thank you so much, Skay, for the time. At very informative, ang daming natutunan na yung kumpay pala is it's a grass. It's a grass. Yun. So doon din ako nag-isip ano kayang saan kaya galing yung kumpay na yan? So ngayon alam ko na actually before it's kumpayan. Kumpayan. Pero Filipino as we are, naghahanap talaga tayo ng way na ma-shorten. Mas catchy. Tapos mas catchy siya. So ginawa natin from kumpayan, ginawa natin kumpay. So baka maraming makakakita ng video na to, so you may invite all our viewers to be here sa kumpay. So sa lahat, hindi lang sa mga taga-subaybay ng Leonard Talks, sa lahat din ng mga makakakita ng video na to. So ini-invite ko kayo, all is welcome, basta may 10 pesos. Oo naman, of course, pag wala 10 pesos, wag nang pumasok pag wala 10 pesos. Hindi din naman. So, pero libre yung mga taga dito. Yung mga taga dito. Walang bayan. Tsaka yung ano, yung police natin, mga police natin din. Yung mga ibang official ng gobyerno kasi nakakatulong din naman sila pag-improve ng governance place. So again, everybody is invited. Lahat kayo welcome dito sa May Kumpay. So dahan-dahan lang yung pagiging harsh niyo sa amin sa council kasi hindi rin naman perfecto yung ano natin. So yung first wave ng ano natin is hindi pa siya perfecto. And it will stay imperfect until such period of time na ready na yung barangay na i-fully develop talaga siya. So as of now, yung hinihingin namin yung cooperation ng bawat isa na pumupunta dito, na hindi ibig sabihin na may 10 pesos na magkalat ka na. Hindi. So may mga sako naman na nakalagay diyan since wala pa tayong basurahan. So may mga lagay din lang. Mga sako. Kung makakita kayo ng basura, pakipulot na lang as help niyo na din sa council. At saka isa, huwag sigurong magsunog. Actually pinagbabawal na 'yan. Pinagbabawal na 'yan ngayon. So wala na. So kung gusto niyo, may parentahan ako doon ng butane. Pwede na parentahan. Pati ikaw pala, nakanigusto na. Ganun talaga. Kasi mag-provide tayo sa pangangailangan ng tao. Ikaw ka ba naman? O naman. Tapos tent. Meron din akong tent. Ay, may mga ganun. May tent na tayo doon, mga camping chair. So, lahat ng kailangan nyo ng mga camping amenities is meron na yung kumpay. So, it's only a matter of time that it became a perfect place for everybody. But we're trying din naman. We're trying na kumpay will accommodate as many people and whilst maintaining their security and the cleanliness and sanitation of the area. Well, anyways, sa lahat ng mga pumupunta dito or sa lahat ng mga pupunta pa dito, you're welcome. Sabi nga ni Skay, basta may 10 pesos lang kayo. At saka... Pwede naman na-skip yun. Basta let's help the barangay na magkaroon ng peace and order dito sa lugar. At of course, the cleanliness at dapat panatilihin nating maganda yung binigay sa atin ng Panginoon dahil lahat ng to bigay ng Panginoon. Yes. So, sisiya sa atin namin sa council na mapanatili na low cost lang yung welcome fee natin and then lahat talaga is secure and makapag-unwind kasi importante yan ngayon. Ayan. So, once again, thank you so much Prince Carl Falconet for being with me this afternoon. It's my first talk show
Really? Actually, this is my first. Really? Oh, first to. Wow, I'm very honored naman ako talaga. Actually, pero actually talaga, matagal ko na itong plano. Pero yung gusto ko lang, yung parang kwentuhan lang kwentuhan na. Kwentuhan, oo. Yung parang kulitan lang, kwentuhan lang. Yeah, so again, Prince, Sky, thank you so much. Ay, and also, pwede ko masingit. Sure. Yung media pala na nag-handle ng place for announcement kung passable ba yung road, kung ano yung mga development natin, is yung personal account ko. Okay. So you can just check my personal account, Prince Carl Palconet. Lalagay ni Leonard sa taas. Editing na naman. Sige. Ilalagay ni Leon na dyan sa may taas. Si Saint yung mag-ano yan eh. Si Saint yung mag-i-edit. Oh, mag-i-edit din eh. So, i-check mo na lang. Wait, yung pahala na dyan. Tsaka ano, paki-subscribe and follow na lang din. Oo. Para ano, para din naman informed kayo sa development. Ayun. So, once again, thank you so much, Nard. And until next time na pumunta tayo sa Kumpa, you're always welcome. Of course. Wala akong 10 pesos na entrance. Oo, kasi tumulong ka eh for ano. Di, 10 pesos na tulong na din yan sa barangay. Tulong na din yan sa barangay. So, ayun. Sa lahat ng mga nanood, thank you so much. And sana ma-share nyo to, yung video na to, para maraming makakita sa magandang place. Isa sa ipinagmamalaki ng probinsya ng Biliran, ang Kumpay sa Barangay Kanila, Biliran.